kabuli rice. Pero siyempre, hindi natin pwedeng hindi tikman yan. Siya nga pala, bago tikman to, pwede nyo itong gamitin kahit sa anong klaseng karne na meron kayo. Kaya mga katambayan, titikman na natin. Mga katambayan, masarap. Sarap. Yung chicken na kurang lasa. Sarap mga katambayan. Try nyo to. Salamat nga pala sa nag-request ng chicken kabuli rice. Kaya mga katambayan, kung meron kang request, i-comment mo lang sa baba at iisa-isahin natin yan, isi-share sa inyo sa abot ng aking makakaya. Kaya mga katambayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka at pakiclick mo na rin yung maliit na bell para lagi kang updated sa mga video na isinishare ko. Okay mga katambayan, umpisaan na natin ang ating chicken kabuli rice. Mga katambayan, gagamit tayo ng cooking oil. Ayan. Pag may init na yung ating mantika, ilalagay na natin yung ating onion. Ayan. Okay mga katambayan, para naman dun sa ingredients, pakicheck nyo lang sa description ng video na to. Ilalagay ko po dun yung ingredients ng ating chicken kabuli. Ayan, ilalagay na natin yung ating garlic. Ayan. At syempre, ilalagay na natin ngayon yung ating chicken. Ayan. Okay mga katambayan, ngayon naman ilalagay na natin yung ating mga spices na gagamitin natin dito sa chicken kabuli rice. Ayan, meron tayong cinnamon stick. Gagamit din tayo dito ng cloves. At meron tayong whole cardamom. Ayan. At syempre, meron tayong bay leaf. Ayan. At maglalagay tayo rito ng whole coriander seeds. Ayan. At siyempre, maglalagay rin tayo ng whole peppercorn o pamintang buo. Ayan. At gagamit din tayo ng star anise. Ayan. At siyempre, maglalagay tayo ng chili powder. Ayan. At maglalagay din tayo ng cumin powder. Ayan. At syempre, maglalagay tayo rito ng nutmeg. Ayan. At maglalagay tayo ng chicken cubes. Syempre, hindi mawawala dyan yung salt and pepper para magkalasa. Ayan, mga katambayan. Lagyan natin yung ating mga spices. Ayan, lulutuin lang natin yung chicken. Ayan mga katambayan, kailangan bigisan yung mabuti yung chicken para matanggal yung lansa. At syempre, para lumabas yung aroma ng ating nilulutong kabuli.
Yan mga katambayan. Ngayon maglalagay ako rito ng dry lemon. Ayan. At siyempre, maglalagay tayo dyan ng soy sauce. Ito ang magbibigay ng kulay dun sa rice natin. Magiging brown yung rice pag naluto. Ayan. Yung iba, gumagamit ng brownie sauce sa paggawa nitong kabuli. Pero dahil wala tayong ganong sauce, yun kasi brown siya, no, walang lasa. Ito soy sauce ang ginamit natin, kaya mas malasa to. Ayan mga katambayan, naglagay ako ng 1 cup ng tubig para lutuin yung chicken natin. So yan, basak pa na natin para madaling maluto yung chicken. So yung mga katambayan, 30 minutes kong niluto yung chicken. Ngayon, i-check natin kung ready na yung chicken. Tapos ilalagay na natin yung ating tubig. So ayan, matuyo na siya. O ayan, lambot na yung chicken. Okay mga katambayan, para mas madali sa inyo kung gaano karami yung tubig na ilalagay nyo sa rice, ang gawin nyo, yung cup na ginamit nyo sa rice, yun din ang gamitin nyo sa tubig na ilalagay nyo. So, ang gagawin nyo, sa 1 cup na rice, 2 cups of water. So, mas madali po siyang sundan. Sakto po yun. Hindi po malulugaw at hindi po may hilaw yun. So ito mga katambayan, 5 cups yung ating rice, kaya gagamit tayo ng 10 cups of water. Ayan. So ayan. Gagawin natin, kukulitin lang natin yan. Ayan. At ilalagay natin yung ating chickpeas. Ito mga katambayan, mas maganda kung gagamitin nyo yung nasa lata kasi malambot na. Pag yung dry kasi, matagal palambutin yun. Kailangan nyo pang ibabad sa tubig, saka yung pakukuluan. So ito, yung nasa lata na nabibili, malambot na to. So ayan. Kaya ngayon natin ilalagay ito. Ayan. At syempre, gagamit tayo dito ng black raisins. Ayan. Lagyan natin yan. Siyempre, tatakpan muna natin yan. Kukuloy natin. So yung mga katambayan, kailangan pagkulo agad ng ating tubig, ilagay kaagad natin yung rice. Kasi pag inayaan natin siyang kumulo ng kumulo, magbabawas yung tubig natin. So maaaring mahilaw yung rice natin. Ayan. Kulo na siya. Ngayon, lalagay na natin yung ating rice. So yung rice natin, inugasan ko siya at binabad ko siya ng 30 minutes. Saka ko siya sinala, mga katambayan. Salain nyo, after 30 minutes, kundi pa ready yung inyong chicken para hindi masobrahan sa babad. Ayan. Lalagay natin yung rice natin.
gagawin lang natin. Pukuluyin lang natin to. Haliin nyo lang mga tambayan paminsan-minsan. Ayan. So yung mga tambayan, hahayaan lang muna natin matuyo yung sabaw niya bago natin tatakpan. So yung mga katambayan, natuyo na yung sabaw ng rice. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay na natin yung coriander at saka yung green chili natin. So yan. Hindi ko ubusin yung ating coriander, yung chopped coriander para meron tayong pang-garnis mamaya. Sama natin yung sa fried onion. So yan. I-mix lang natin yan. Siyempre, kailangan mahingat tayo sa paghalo kasi baka madurog yung rice. Ayan. Ayan. Hihinaan nyo na rin yung apoy para hindi dumikit. So yung mga tambayan, gagamit tayo ito ng wax paper. Ayan. Ito natin yung wax paper. Tapos, ayaan lang natin siya ng 30 minutes na nakasalang na mahina lang yung apoy. So yung mga katambayan, 30 minutes na siyang nakasalang sa mahinang apoy. Ngayon, i-check na natin kung ready na yung ating rice. At titikman na rin natin siyempre. Mga katambayan, samahan niyo ako. Titikman na natin yung ating chicken kabuli rice. Tambayan, tulad ng sinabi ko, sakto lang yung tubig natin.